Hello mga ka-frenny! So for today's video, magluluto tayo ng sinigang na torsilyo! So masindi muna tayo dito yung ano. So, magluto muna tayo ngayon ng sinigang na torsilyo. So, magpapaint lang tayo ng tubig and nalagyan na natin yung ating mga sibuyas at luya and kamatis. So, bago tayo magluto, ipapakita ko muna yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong isda. Ito yung torsilyo or barracuda. Meron din tayong kangkong na binabad ko sa tubig. At any isda naman pwede. At ito meron din tayong kamatis, sibuyas, luya, labanos, sitaw, okra, at talong na binaba din sa tubig para hindi mangitim. At syempre hindi mawawala ang sinigang sa sampalok mix. So ito yung magpapalasa sa ating iluluto. Ilalagay lang tayo dito ng mantika. Pangisa, okay? Kamatis, sibuyas at luya, okay? Kaya mga ka-frenny, ganito rin ba kayo magluto ng sinigang? Nagigisa muna kayo ng kamatis, sibuyas para lumabas yung pinaka-flavor ng kamatis at sibuyas. Susunod naman ang sibuyas. At tumalambot na yung kamatis at maaroma na yung sibuyas. Naglagay naman ako dito ng tubig. Mga 1 litro tubig lang. Or kalahati ng kaldero. At pakukuluin lang natin ito hanggang sa lumambot yung ating mga sibuyas at kamatis. At kapag malambot na yung ating kamatis, ayan, ang ginagawa ko dito, dinudurog ko siya. Para mas lalong lumabas yung katas at yung lasa ng kamatis. So, ito. Kumbaga parang minamash lang. Kung meron kayong pang-mash, mas madali na madurog yung ating kamatis. At isusunod ko naman dito yung ating hiniwang luya. At hayaan natin itong kumulo hanggang sa maglasa yung luya sa ating sabaw. At pagkatapos, pag kumulo na siya, ilalagay ko naman dito yung mga gulay. Ilalagay ko yung labanos, sitaw, at okra. At kapag nailagay na natin dito yung mga gulay, yung labanos, sitaw, at okra, pakukuluan lang natin to ng 1 beses. At maglalagay na ako dito ng konting asin para magkalasa din ang ating gulay at pakukuluan natin ito. At habang inaantay ko yung aking pinakukuluan, kukunin ko muna yung natapos kong labahin para maisampay mamaya. So, dapat talaga multitasking, di ba? Nagluluto na, naglalaba pa. Ang kinaganda lang, hindi ka na magkukusot. Kukunin mo na lang, itasampay mo na to mamaya. O, di ba? Ang dami sinabi. O siya, balik na tayo sa ating niluluto. At ito nga, kumukulo na yung ating sabaw. At dito, susunod ko naman yung talong. At kapag nilagay na natin lahat ng talong, isusunod naman natin dito yung sinigang mix. Na ito yung magpapalasa sa ating sabaw. Magdadagdag ng asim at totoong natural na asim. Ano ba yun? Puro asim? At kapag kumulo na, ilalagay ko naman dito yung siling haba. So, naglagay lang ako dito ng 3 pirasong sili. Para may konting anghang ang ating sabaw. At isusunod na natin dito yung isda, yung torsilyo. Pag nailagay na natin yung isda, pakukuluan lang natin to ng mga 1 o 2 beses hanggang sa maluto yung ating isda. At kapag kumulo na, maglalagay lang ako dito ng konting paminta, pangpalasa. At maglalagay ako dito ng lemon juice or calamansi para dagdag asim sa ating sabaw. At isusunod na natin dito yung ating kangkong.
At kapag nailagay natin lahat ng gangkong, takpan lang natin ito hanggang sa maluto at i-off na natin yung kalan. Ayan, at luto na ang ating sinigang na torsilyo at i-off na natin dito yung kalan. Okay, magugas naman tayo ng plato pagkatapos magluto. So, dito, Matik, na pag ikaw nagluto, ikaw na rin maghuhugas. Dahil nga naman para hindi tambak ang hugasin, hugasan na natin ang lahat ng ating mga ginamit na mga plato, baso, chopping board, at kung ano-ano pa para malinis din ang ating kusina pagkatapos. At pagkatapos naman natin maghugas, lalabang ko naman yung aking binabad at isasalang natin ito sa washing machine. So kahit nandito ako sa ibang bansa, nakasanayan ko pa rin yung magbabad muna bago labhan. At isasalang ko na ito sa washing machine hanggang sa matapos at sasampay ko na lang mamaya. At ito na ang ating sinigang na torsilyo. Kain tayo! Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on next video. Bye!